Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas, panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. Salita na si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakasangkot ng ilang opisyal ng PNP, high-ranking officers sa issue ng droga. Ayon sa kanya, we have nothing against the police force, we are partners in the peace and order. Ang kailangan magtutulungan tayo, and that is what I always advise our officers and the secretary of the local government. But there should be also a mechanism where those who have succumbed to temptation must be brought to account. We have to be very careful with the gathering of our intelligence para tama naman yung mga galaw natin na we are moving against the people who are actually involved. Laging inaabangan ng taong bayan ang magiging reaksyon at pahayag ng Pangulo sa mga issue ngayon. At ang pahayag niyang yan ay tila hindi nagustuhan ng karamihan. Dahil ayon sa mga komento ng ating mga kababayan ay wala man lang kunting tigas at tapang kahit sa statement man lang. Kaya naman walang takot ang kanyang mga tauhan. Ayon pa nga sa iba ay dapat ay kamay na bakal, hindi pwedeng malambot dahil kakainin ka ng buhay ng iyong mga kawatang tauhan. Laging playing safe, parang laging takot na punahin ang kanyang mga tao o tila wala talaga siyang pakialam sa hinaing ng taong bayan. Napakabagal at magsalita man ay wala din namang kahihinatngan dahil tila siya pang napapasunod ng kanyang mga tauhan. Kaya hindi natin masisisi ang komento ng taong bayan dahil sila ang nakakakita at nakakaramdam ng mga nangyayari ngayon. Hindi pwedeng sang-ayon lang tayo dahil kitang-kita naman ang kahinaan ng gobyernong ito. At syempre, narito na ang mga komento mula sa mga netizen. Mahinang klase ng leader ka, kitang-kita yan sa gobyerno mo. Isipin mong mabuti at pag-aralan ito. Ba't walang respeto sa iyo ang mga taong pinili mo na makakatulong mo? Nasa iyo ang lahat ng pagkukulang. Wala man lang kahit kunting tapang at galit sa mga nangyayari kahit sa statement man lang. Kaya piyasta mga kriminal ngayon. Everybody happy, ika nga nila. Kamay na bakal ang kailangan. Hindi pwedeng malambot ang presidente. Dahil kakainin ka ng buhay ng mga kawatan mong mga tauhan. Tapang at kamay na bakal. Bagal mo Mr. President, sa dami nang nangyayari. Yan lang nasabi mo. Gusto ko nang mag-declare na nabudol ako. Nakadismaya na pinili presidente. Napaka-weak. Ang layo po sa'yo ni Tatay Digong. Kasi noong panahon niya, matitino ang mga pulis kasi takot sila kay Tatay Digong. Pero sa'yo ay ewan ko lang, napaka-weak mong leader. Sila-sila ang bumabangon, sabi ni Marcos. Pangarap ko, pangarap ng mga oligarko. Puro kasiraan ang pinagagawa. Malakihan ang investment ng kanyang mga tauhan. Kaya hindi makapalag si Bungit. Kahit kasiraan, kasamaan, sige lang sila. Takot atang murayan si Bungit ng kanyang mga tauhan. Kahit garapala na ng muka, puro sablay, okay lang. Ay nako, tapos pensyo ng mga retiradong ibig pang pakialaman. Sige, birahin ninyong mga sundalo para mag-alsa na sila. Baka ito lang hinihintay ng taong bayan. Sigurado, marami ang sasama kapag gumitna na sa kalsada mga militar. Panahon ni Noynoy Aquino, tanimbala, sikat noon ang Pilipinas. Ngayon naman Marcos Administration, upload-upload sa immigration. Sikat ngayon ang Pilipinas nang dahil dyan. Tapos mga kapulisan at general sangkot sa droga. Tahimik sila. Tapos nagtataasan ng bilihin ngayon. Wala na, bagsak ang Pilipinas. Tapos kapag meron siyang tour sa ibang bansa, sasabihin niya. Umangat na daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Kayo ba pinaglalaroan mo, PBBM? Huwag mong gagawing sinungaling ang taong bayan. Kasi nakikita namin kung anong nangyayari sa Pilipinas. Ngayon, malabo aasenso ang Pilipinas kung nilagay mo sa kabinete mo. Puro palpak, wala din. PBBM, wala man lang imik sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Halos malalaking opisyal ng sangkot sa droga at mga krimen ngayon. Nagkakatotoo na yung sinabi ni PRRD sa'yo. Sa pinapakita mo, parang tama nga, tawagin kang weak leader. Wala ngang bayag, kaya takot siya sa mga nangyayari ngayon. Lalo na ang sangkot ay mga taong inilagay niya sa pwesto. Sa mga ipinapakita ni PBBM ngayon, ay hindi malayong may mangyaring change of command in the coming days. Hindi nagsasalta si Marcos Jr. sa takot na ma-outwit siya sa mga palpak niyang mga appointees kasi wala naman siyang degree. Umaasa lang siya sa abogado niyang asawa na involved sa smuggling kasama yung kapatid niyang si Martin Araneta. Pakita naman tapang PBBM, magsalita ka kahit konti. Ayon ng mga tao na wala kang comments, too sad. Kaya may sekretary dahil sila gagawa ng trabaho, pension sila. Sayang, nabigyan ka ng pagkakataong makabalik ulit, pero sayang, di ka nakikinig sa taong bayan. Yung mga nasa appointees mo, mga buwaya, sip-sip.
Walang alam, puro pasikat lang. PNP, DOJ, Katapang, Asurin. Wala ka pang isang taon, sangkot na sila sa droga. Sayang pinaghirapan ng dating Pangulong Walang Digong. Walang kaya din ang mga general ngayon dahil si BBM at asawa niya ang pumili sa mga traitor na mga iyan. BBM, bakit tahimik ka? Anong klase Pangulo ka? Ikaw mismo nagpalakas ng loob ng mga kriminal. Droga, sibuyas, asukal at bigas. Klaro-klaro lang. Kahit isa, wala kang nagawa. Inutal ang admin mo, BBM. Sensya ka na, laki ng sisi ko. Bakit ikaw pa, Binoto? Kung hindi lang kay Daisara, inodoro kita ilagay. Ang lambot! Mula nang nanalo ka, di ko maramdaman, admin mo. Mas marami dada, puro ngaw-ngaw. What a citizens need is a firm hand and decision, not pure rhetorics. Wala tayong kahihinatngan dyan sa puro daldal. Sa kalye, walang makikinig dyan, sayang lang laway. Tuloy ang budol. Malambot ka kasi at puro ngawa, katulad ng mga cabinet secretary mo. Puro papreskon ng papreskon. Walang aktwal na gawa. Actionan nyo na yan, PBBM. Wala ka pang isang taon sa panunungkulan. Marami nang pangyayari ang naganap sa iyong administrasyon. Magaling. Salita ha salita. Kulang sa gawa. Yan bang pangako mo, babangon muli pagputi ng uwak? Umpisa pa lang puro anomalya na. Sa madaling salita, di mo kayang pamahalaan ang Pinas. Dahil sa mahina ka, mabuti pa yata kung si BP Sara ang Pangulo. Malaking pagkakamali ang nangyaring eleksyon. Tama ang sinabi ng dating presidente, weak leader si Marcos. Kaya tayo pa rin ang pagkakamali. Paano na yung mga tao na tinanggal? Matino. Tapos ang kapalit kontra sa matino. Mas malala pa ito sa virus. Sorry to say ha, pero ikaw, oo, ikaw Presidente BBM. Apakaulaga mong tao ka, huwag ka magbulag-bulagan. Nagmumukha kang tanga at bobo. Alam mo ba BBM, kung saan ka magaling? Mag-Ingles at isa kang takot sa asawa. Bayot ka, bayot. Palala na nga ng palala, takbo ng gobyerno ni PBBM at nagkaroon pa ng mga ganitong usapin mula nang muling makapasok sa kanyang administrasyon ang Dilawan. Naging kalawang sa pamahalaan. Talagang sayang ang pagbibigay daan ni BP Sara. Nabudol tuloy ang mahigit na 60 na milyong supporters ni PRRD na bumoto kay BBM. Muling lumaganap ang droga, muling sumigla ang mga smugglers, muling namunini ang mga oligarkong pahirap sa taong bayan. Muling naging talamak ang korupsyon sa halos lahat ng departamento. Muling nasasangkot ang kapulisan sa iba't ibang anomalya na halos nawala na noong panahon ni PRRD. At mukhang nasasangkot pa ang pangalan ng unang ginang sa mga kapalpakan at kawalang hiyaan ng kanilang mga appointees. Ano na, bayan? Ano ang masasabi mo sa isyung ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyung tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.